So, isang magandang araw mga sir. Ito, nasa harapan nyo ako muli para maghatid sa inyo ng isang video tutorial para sa isang motor na ito, ang Euro Viperman 150. So, ngayon, mag-uusapan natin yung pinaka charging system ng ang motor na ito. So, sa mga Viperman user natin, plus, at saka yung mga Euro user natin dyan, ito ang video natin para sa inyo. So ito, pag-usapan natin itong charging system ng motor na ito. So, dito sa part na to, yan dito yung pinaka-generator niya, stator. So, dyan nagmumula yung ating supply ng power papuntang CDI, supply ng power papunta sa headlight, at saka yung sa charging system natin. So, ano-ano ang kulay ng mga wire na yon? Para sa charging system natin, ang kulay ng wire na yon ay meron siyang yellow at saka itong kulay pink. O sa ibang motor naman, yellow at saka yung white. So itong yellow, didiretso siya ng itong yellow at saka pink na wire, didiretso siya ng rectifier. Yan, dito, papunta dyan. Na ang rectifier naman natin, meron din siyang 5 wire. So, yung yellow at saka pink, galing na siya ng stator. Ito namang isa, ground. Galing naman siya ng battery ground. Tapos, itong isang wire naman, yung kulay red, siya naman yung mag-charge papuntang battery. After na rectifier, pupunta siya dito sa ating battery. Dito sa may fuse. Ibig sabihin, yung galing stator daan ng rectifier, diretso siya ng battery para sa charging system. So, ang tanong dito, bakit ang motor ay nalulobat? Bakit ang motor ay nag-overcharge? Bakit ang motor natin ay hindi nagcha-charge? Yun ang mga common na tanong natin. Nasaan ba yung sira ng ating motor? Nasa rectifier ba? Or nasa stator? Ngayon, tatalakayin natin siya isa-isa. Kung alin ba ang dapat unang i-check para malaman natin kung ang sira ba ay nasa stator, rectifier, battery. So, ganito mga sir, mabilisang video lang. Para malaman natin kung sira ang ating charging system, kung alin ba ang sira ng ating charging system, kung nasa stator ba o rectifier, saan po tayo dapat una magsimula? Para sa akin, based sa aking experience, dito muna tayo magsisimula sa stator. Kasi nandito yung pinanggagalingan ng supply ng ating voltage na papuntang rectifier, diretso siya ng battery. So, kailan nangyayari yung hindi nagcha-charge? Hindi magcha-charge ang stator natin kung meron siyang sira. Kahit mag-fight pa kayo ng bagong rectifier, bagong battery, okay yung connection ng inyong wiring. Kung ang generator naman ng inyong motor o kaya yung stator ay meron isang wire na sira. Ano yung wire na yan? So, ang tinutukoy ko na wire dito ay itong kulay pink. O kaya itong kulay yellow. Kasi yung dalawang wire na yan ay may connection sa bawat isa. Dito po. Kapag ang kulay pink na rectifier na ang kulay pink na wire ang sira, syempre yung isang connection ng wire natin na yellow, sa kanya lahat mapupunta yung boltahe. Ano po? Nandun yung sign na mag-over charging din yung motor.
So ngayon bubuhayin natin itong motor natin para ma-check natin kung gumagana yung charging system ng motor nito. So ang tip ko sa inyo, dapat itong pink na wire at saka itong yellow wire magkakaroon pa rin siya ng supply kapag buhay yung ating makina. So ngayon, papaanda rin natin yung makina, then che-check natin yung pinaka-wiring niya. So start ko yung engine. So yun, buhay na yung makina natin yan. I-check natin yung actual na supply ng voltahe. Dapat yung ating yellow at saka yung pink, meron siyang supply. Gumagana lang ang charging system ng motor natin kapag buhay yung makina. Siyempre. So ganito, kailangan lang natin ng test light. Ilagay lang natin sa ground. Kaya yung pinakadulo ng ating test light yan, ating itutusok dito sa pink na wire. So, itong pink na wire na to, o yung white wire sa ibang motor, yan yung pinaka-charging system natin. Siya yung responsible sa pagka-charge. So, dapat iilaw siya. So, yan, umilaw siya. Ngayon, kapag ang ating test light ay umilaw, good yung charging system natin. Ngayon, ganito. Kapag ang ilaw nito yung medyo malamlam, yung medyo mahina, halimbawa, ganyan, pag ganyan-ganyan lang, yan. Yung parang mabupundi lang, ibig sabihin nun, mahina na yung charging natin galing sa stator. Ngayon, i-check din natin yung kulay yellow na wire. Kapag ang yellow wire na to ay hindi umilaw, sarari na rin yung ating stator natin. So, dahil nailaw parehas yung ating stator, so dahil nailaw parehas yung wire natin, yung yellow at saka yung kulay pink, ibig sabihin, good yung stator natin. Para na malaman natin sira yung stator natin, kapag ang kulay pink na wire, ina-slide natin, tapos hindi umilaw, sira na yung stator natin. Isa pang palatandaan na sira yung stator natin, kapag ang stator natin, sinaksak mo yung wire na kulay yellow, sira na rin yung stator natin kapag hindi siya umilaw. So, ibig sabihin, medyo komplikado siya. Dapat merong ilaw yung kulay pink at yellow wire. So, malinaw tayo mga sir. Ngayon, yung dalawang wire na to, didiretso naman doon sa ating rectifier. So yun, na-check natin na okay yung stator natin, ano? Kasi merong ilaw, yung kulay pink at yellow wire. So next natin i-check naman yung rectifier ng ating motor. So ito yung ating rectifier ng motor. So ganito po. Para malaman natin na sira yung ating rectifier, ito yung mga sign niya. Kapag ang inyong headlight valve, mga bulbs ng inyong mga motor, tulad ng headlight valve, mga signal light, kapag siya ay yung mga malimit na siyang mapundi or nababasag na yung ating headlight, yun na po yung sign na sira na yung ating rectifier. Tapos, kahit palitan natin ang ating mga bumbilya, mabupundi at mabupundi pa rin siya kasi hanggat hindi tayo nagpapalit ng rectifier, hindi siya magiging okay. Ngayon, isa pang sign ng sira yung ating rectifier, kapag ang rectifier natin, so pag hinawakan mo siyang ganyan, yung medyo napapasok ka na sa sobrang init, yun, isa na rin yung sign na sira yung ating rectifier. Normal lang na nainit yung ating rectifier kapag buhay yung ating motor. Kasi nag-charge nga siya, pero ang yung pinaka-voltahe niya, kung siya ay good, nakokontrol pa rin niya, hindi siya mag-overheat na tinatawag.
Tapos i-check niya din yung wiring natin dito kung good siya yung ating wire simula sa stator papunta dito sa rectifier. Dapat itong yellow wire at saka yung pink wire meron pa rin siyang supply. So ganito po yung pag-check niya. Kailangan buhay yung ating makina at the same time para may supply yung ating wire. So start na lang yung engine. Tapos, check niya lang kung may ilaw. So yun, kapag ang wire natin pareho sa may ilaw, ibig sabihin, good pa yung ating rectifier. Ano po? Ngayon, kapag good ang ating stator, good ang ating rectifier, pero hindi pa rin nag-charge yung ating battery. So ganito po yun. Kapag pumasok dito yung voltahe, dito sa rectifier, dapat itong kulay red na wire, meron siyang supply. Dapat masusuplayan siya ng rectifier. Pagunta kasi ito ng battery. So, dagdag ko lang mga sir. Kapag ang ating rectifier, itong kulay red na wire, pag wala siyang supply galing sa rectifier natin, hindi pa rin mag-charge yung ating batteries. So, sira pa rin yung ating rectifier. So, dapat yung pagpasok ng voltahe natin, ng kuryente dito sa rectifier, magbibigay naman siya ng voltage na lalabas dito sa red wire papuntang battery. So, kailangan i-check nyo na rin yan. So, ganito yun. I-start natin yung motor. Ngayon, para malaman natin na good yung rectifier natin, tatanggalin natin itong pinaka fuse natin. Meron itong fuse, ihiwalay natin. Kasi itong isang fuse, diretso yan dito sa battery. Tapos itong isang wire naman, nakakulay red, ito naman yung galing sa ating rectifier. So, kaya siya, kapag good yung ating rectifier, pupunta naman siya dito. So, ganito, natanggalin natin yung fuse. Tapos, i-check natin yung supply galing sa rectifier. So, dapat, ito magkabilang ito na wire, dapat meron siyang supply. Kasi yung isa, galing battery. So, ito. Unahin natin yung galing battery, ha. Ito. Automatic, may supply yan. Itong wire na to, ito yung galing sa rectifier natin. Dapat, meron siyang supply. So, yun, meron siyang supply. Ibig sabihin, good yung ating rectifier.
yung ganun-ganun lang yung ating pag-check sa ating rectifier. So dapat itong isang wire na galing sa battery, matik yan, meron yan supply. Ano po? Ngayon, ito naman isang wire na galing sa rectifier. Dapat magkakasupply siya galing rectifier papunta dito sa battery upang mag-charge yung ating battery. So, ibig sabihin nun, kapag ang rectifier natin na kulay red wire papuntang battery ay walang supply, yun pa rin ang sign na sira pa rin yung ating rectifier. Kahit magpalit pa tayo ng battery, kung wala naman charging na nangyayari sa kanya, masisira pa rin yung ating charging. So, matik yun, magpapalit tayo ng rectifier. Kasi good naman yung stator natin. Okay naman yung wiring niya. So, dapat hindi nawawala yung supply kapag buhay yung makina. So, yun lang mga sir, ang ating tutorial ngayong araw regarding sa charging system ng ating mga motor. So, babay ko na itong fuse. Sana may natutunan kayo. Minsan, check nyo rin yung fuse. Minsan, may supply dito, tapos wala naman dito sa kabila. Ibig sabihin, busted yung ating fuse.